So right now, kung gusto kong baguhin yung kulay ng aking artboard or mag-select ng isang artboard, you can just select, use the select tool and click on the name itself. Yan, click on the name itself. And then, nagbabago dito sa properties panel yung mga settings na nagbabaguhin. For example, if I want to make this red, say make this red, ganyan siya. Okay? Yun yung paraan para makapaglagay kayo ng fill. Pwede rin kayo maglagay dito ng image if you want. By, mamaya, gawin natin kung paano siya, madali lang siya, idadrag nyo lang siya papunta dun sa pinaka-artboard. Automatic po nagbamasking yan. Okay? So, gusto natin subukan yan, ganito. Open ko lang yung aking day one files para makita nyo kung paano siya gumagana. Lagay ko dito yung aking finder sa Travel Philippines. Yan. So, you would see here, meron ako mga images dito. So, meron ako dito mga hero images. Lalo siya kahirap, idadrag nyo lang papunta dito. Automatic. Pag dinrag nyo yan, automatic din na imamask niya. So, palakihan ko lang siya. Kita nyo, minask na siya agad. Ang ganun kadali. Okay? Next, paano tayo naglalagay ng guides dito? Let's say, ganito yung magiging ano natin, final project natin. Pakita ko sa inyo yung final project. So, ang final project natin would look like something like this. Open ko siya, and makikita nyo, ito yung pinaka-final project natin. It's local din to, ah. Naka-save siya locally sa aking computer. Sobrang simple lang niya. It's not a very complex application na kaya-kaya nung gawin agad-agad. Pero I want to give you the solid foundation kung paano ginagamit ng Adobe XD, ano yung mga best practices. Okay. Habang naglo-load siya doon. Pinakaganda natin ng Adobe XD, pwedeng sabay na meron kayong ina-open multiple sessions. Pwede nyo i-copy and paste, pwede nyo i-link. Pwede nyo gawin yan sa loob ng Adobe XD. Okay, so lipat muna tayo dito. Discuss ko sa inyo yung mga artboard options natin. This one is, will enable you to fill yung ating artboards. Meron akong mga bagong plugins na ba? Bakit siya nag-connect? Nakapost na yung aking. Ayan na siya, lumabas na siya. Okay, so ganito lang kadali yung application na gagawin natin. It's almost similar, pero tignan nyo kung paano siya bibigyan ng twist on your end. Okay, so ganito yan. So meron tayong flow dito on which we designed this. Ito yung pinaka-main screen niya. Let's jump into prototype mode. So pag-click natin to, pupunta siya doon. Pupunta siya dito, pupunta doon. After this, select ko all, Command A, Control A. Ito yung lahat ng connections ko dun sa aking app na ginagawa. So let's play this. Let's use Command Enter or Control Enter or click natin yung desktop preview. As you would see, ito yung ating parang ating desktop preview natin na para siyang emulator. Emulator sa ating device. For example, pag tinap ko to enter, pupunta siya dun sa loob nito. And then ito is wired into specific boards na nandito. Let's say Manila, pumunta siya doon. Okay, Binondo, siya doon. Learn more, magpapanalagay yun. Pwede siyang i-back, pwede siyang i-back. Cebu, yan. Ano lang, sobrang simple lang niya. Ganyan lang siya. Okay, tapos pabalik natin dito. Davao, yan, learn more. Okay, ang napansin ko lang is that hindi yata na-supply itong picture na to. So, kayong bahala na kung anong picture na gusto ilagay dito. Okay? So, ganito lang siya kasimple. Ganito lang yung paghahagawa ng app na to. Ganito lang din yung pinaka-function niya. Parang it's a brochure app na gusto kong matapos niyo at magawa ninyo.